Mga ka-gadget, kumusta? Dahil lingid sa kaalaman natin ngayon na si na ang respiratory ng Paul Andres ay wala na dun sa Sidya. So, naka-down na yung website ni Paul Andres, yung paulandres.rep.me/repo, wala na po yun. So, etong ipapakita kong tutorial is alternative siya para ma-install mo pa rin si safe shutdown track. So, yun, ito, ginagawa ko pa lang dito is gine-jailbreak ko muna siya sa 9.9 check rain. Then, after nyan, iba-bypass din natin uli siya. So, full tutorial sa para magawa natin no, yung tamang pagbabypass at saka pag-install nyo. So, yung file na yung dev file na ilalagay ko is makikita lang to dun sa forum ng sa mga forum kung saan ako naka-register. So meron akong forum na 4. So yun, malalaman natin mamaya after natin ma-bypass kung paano siya paganahin at paano siya nag-work. So so sayang no, kasi itinanggal yung respiratory ni Paul Andres, okay din sana siya, mas madali siyang gawin compared sa ngayon na kailangan mong gumamit ng PILSA application, then kailangan mong gumamit ng iPhone box or Windows para mailagay mo yung file. So mga ka-gadget, muli po akong magpapaalala. Kung kayo'y bago sa aking channel o napadaan sa aking video, huwag pong kaligtaan na mag-hit ng like, subscribe, and comment, and share my video. So, yun po. Maraming salamat po sa mga viewers ko na laging nanonood kapag may bago akong upload na video. Doon naman sa basher ko, maraming salamat kasi kahit pa paano, nanood ka pa rin ng video ko. Hindi na ako magsasalita about na ng mga kung ano-ano salita. So, gento na lang po yung gagawin ko. Magtuturo na lang talaga ako ng tutorial kasi accepted naman po yung advice sa akin ng mga kotik ko, pati yung mga moderator and admin sa forum. Kaya pasensya na po talaga sa nagawa ko. So, yun na po. Balik tayo sa Windows, galing tayo sa Mac. So, kung mayroon kayong pang bypass na check rain na naka-Windows type na nakabootable na sa Windows, pwede nyo pong gamitin at i-apply to. So, ang gamit ko po rito ay yung iSoft dev pack. Yun po. Ang creator po nito ay si iRoger X at saka si Smolk. Tapos si Andrew W. So, yun po. Shout out dun sa creator ng apps na to. Maraming salamat at nagkaroon na naman ng isang gentong application para sa iPhone bypass. So, yun. Naklik ko lang yung bypass na yun. Then, automatic na po siya. Isi-set up na lang natin. Pwede nyo rin, kung may mga tanong po kayo, pwede nyo po akong i-PM sa aking FB account, Kensaki Morales, and sa Instagram account, Kensaki Morales. Doon nyo po ako ma-PM or pwede kayo mag-comment sa mga tanong nyo. So, after bypass, no, connect natin si Wi-Fi. Then, off natin si data para hindi tayo magkaroon ng conflict sa pagda-download ng Sidya. Kasi automatic naka-on po yung pinaka-ano niyan. Diyan, kaya wala yung phone diyan dahil kinukunik ko yung Wi-Fi. Lah! Ano yun? Kinaksa ko lang yung... Matay yung ano ko.
Yung inaw. Tumutok eh. Ha? So yun no, nagulat ako kasi may nag-spark sa bahay. Kala ko kung ano yun. So yun, install natin si Cydia. Antayin natin matapos yung pag-install kay Cydia. Ano yung sinaksak mo? Kaya sinama ko na siya dun sa video ko yung pag-unlock ito, niya. Ginamit ko rito online via credits na po kasi mataas na yung version niya. Hindi na siya supported ng... supported pa siya na kailangan na i-downgrade. Kaso yung customer ko ayaw niyang may mabura sa cellphone niya. Kaya ginawa ko via server na lang. Kumuha ko ng credit sa Samki. So sundan nyo lang po yung video kasi malinaw naman po yung pagkaka-record ko ng video ng pagbabypass ng iCloud. So antayin natin matapos yung pag-install sa video na bigla ko na ano kanina kasi nag-spark. Mga ka-gadget, kung kayo'y bago sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, comment down. So after nito, no, ang install po natin, ulitin ko po ulit, rp3.ch, then share po natin yung video para mas dumami yung makakapanood. Then kasunod po niyan, punta tayo sa search, install naman natin si Pilsa. Then after ni Pilsa, magpapasa tayo. Mga pala, no, mga ka-gadget. Sa pagpapasa po, ang gagamitin natin is si iPhone Box. Download na lang po kayo, marami na sa Google. 13.3.4 kung meron man akong nasagasaan na tao doon or anumang ano, sinagot ko lang po yung mga comment at saka yung mga comment doon sa Facebook. Yun po. Wala akong gustong patamaan doon. Sumagot lang ako doon sa mga comment nila kasi pinura ko na rin yung mga yung post na yun sa FB. So, yun po. Kung sa forum naman ng JSM Sandwich, humihingi po ako ng pasensya dun sa video. Kung bawal man po yun, i-delete nyo na lang po. Kay Master King naman, pasensya ka na, loads. Alam ko, dati ka rin nag-upload ng mga crack software. So, humihingi ako ng pasensya dun sa video ko na yun. Meron akong napatamaan na technician. Kasi yun, tinatype ko pa dyan, rp3.ch is last repo. Kaya, then after nyan, punta tayo sa search. Nung time na hindi pa ako marunong sa pagre-repair. Kaya ngayon, parang na-recall lang sa akin at nung nailabas ko siya sa FB, na-post ko siya sa FB, maraming nagbasa akin, maraming nag-comment doon. So, yun. Kaya, inilagay ko siya doon sa vlogs ko. Tsaka ang vlogs naman kasi may freedom tayo magsabi ng kung ano at kung ano man yung mga nasa comment section, sinasagot ko lang. Yun lang yun. So sana maintindihan nyo. Kung bawal man yun, ipakidelete na lang po. Yun lang po. So yun na nga po. Ini-install ko na po yung FRT bypass. Hindi po gumagana dyan. So ang ini-install ko lang dyan talaga is si TechnoCare. TechnoCare pa ba ako? Malala. So, ulitin ko po, yung video, voice video ko is edited from home. Kasi po, kung sa SM ako magre-record ng voice, so maraming mga sounds na nakapalibot sa akin, pwede akong makapiright sa video ko. Doon sa previous video ko, nakapiright na ako dahil nag-upload ako na record ko galing sa pinapasukan ko sa SM. So sa mga subscriber ko naman, so ayan, kagabi ko si iPhone Box, papasa ko yung file na PM lang po ako sa account ko, Kensaki Morales. Kasi po ang software na to, i-upload ko na lang po at ilalagay ko na lang siya dun sa forum section.
And kung may mga tanong kayo, pwede nyo pong i-comment down sa video ko na to. So, yun nga po, si TechnoCare nga po ang ating in-install dyan. So, isa pa. Click lang po natin si copy para ang PC. Then select natin yung file. Then yun. Then balik na tayo kay phone. So, install lang po natin. After install, respring. Yun lang po ang gagawin. Di pa rin pumasok. Ay. FRP bypass pala yung ginamit ko dito. Hindi ko na talaga maalala tong ano na to. So yan na, itetest na natin yung ating, after natin makonfig, tinest na natin kung gumagana o hindi. At sana ano, same function lang siya tulad nung nadadownload natin sa Cydia. So, yung testing natin, ito na ang kinalabasan. So, gumagana siya, hanggang dito na lang, see you on my next video. So, minsan talaga sa paggagawa ng gentong unit, kabisado mo na rin yung dating ginagawa mo, minsan mapapaisip ka rin kasi minsan nag-iiba talaga yung process.